when I lose control. Hi mga palangga, welcome to my channel. This is Pilar Nation Kalatkan and this will be my first ever vlog. So effective na din po siguro ito na extended enhanced community quarantine or dahil na din po siguro sa boring activities dito sa bahay kaya laisipan ko itong mag-vlog. But first and foremost, please allow me to thank to those persons na tumulong sa akin para magkaroon ako ng YouTube channel account. First sa ate ko para sa cellphone. Next, kay Ate Jean para sa ilaw, kay Atan, Clariza, JP para sa pag-asikaso ng YouTube channel account ko. Sila po naglagay ng profile picture, background picture, everything na makikita nyo po sa account ko, sila pong nag-ayos. So, guys, recently, I posted a hint on what would be the content with regards to this vlog. And that would be a Q&A portion! So, I posted in all of my social media accounts, in my Twitter account, Facebook account, Instagram account, and most of the questions that I've got is from my Facebook account. So yun guys, without further ado, let's start with the first question. I'm Sir RJ Tagle Balseta, one of professors sa PUP San Juan, and his question is, bakit wala kang jowa? Bakit wala akong jowa? Kasi siguro hindi ko ina-entertain yung mga taong nagpaparamdam sa akin. Or dinededma ko lang sila. What? Hindi, siguro wala akong jowa kasi I believe hindi pa ito yung tamang panahon para sa mga ganyang bagay. Kasi nag-aaral pa ako and naniniwala po ako sa kasabihan na all good things happen for those who wait. Kaya ayun, tamang antay lang po ako and I believe na darating din ako dyan soon. So sana po sir nasagot ko yung tanong mo. It's from Jeffrey Lavandillo Verdera. Lavandillo Verdera. Ayun. So question niya is, sino ang kinakatakutan mo na makalaban sa PUP San Juan Queen? Sino nga ba? Pero alam mo ba, sa totoo lang, nung nakita ko, yung first practice namin, lahat-lahat, para sa production number namin, first and last practice namin, nung nakita ko na yung mga candidates sa Queen of PUP San Juan 2020, parang lahat naman is very competitive this year kasi when it comes to nung nakita ko sila on how they walk, on how they present themselves, on how they bring their heels to sa harapan ng mga tao is that they're very very good, they're very very parang they're parang ganun talaga na parang ang galing lang talaga nila, ang galing-galing. So lahat siguro sila kinakatakutan ko kasi ayun nga, ang gagaling nilang pareho, ang gagaling-galing talaga lahat-lahat, very competitive the yung batch ngayon sa Queen of PUP San Juan 2020. Sayang nga lang kasi hindi siya natuloy dahil nga sa coronavirus na to, kaya ayun hindi natuloy. So hopefully by next foundation, matuloy na talaga siya and maano na talaga yung mairaos na talaga at makapili na talaga ng next PUP San Juan Queen. So the next question is from Erwin Estacia and his question is, sinong crush mo? Ayun, sinong crush ko? Siguro alam mo na yun at alam na ito na ng buong section kung sino yung crush ko dati. So crush ko dati si Bren kasi mabait siya sa akin. And ayun, madaling lapitan siya dati, kaya naging crush ko siya. Pero ngayon hindi na, kasi siguro, nagbago na, or parang nawala na, ganun, parang wala lang. Dati siya yung crush ko, pero ngayon wala na po akong crush. The next question is, again from Sir RJ Balseta. So the question is, kung magiging professor mo ako, do you think you can survive and how? Siguro kung naging professor kita sir, the only thing na makasurvive sa subject mo is that siguro makikisip-sip na lang siguro. What? Charles! Hindi. Siguro papasa ako pero isa din siguro ako sa estudyanteng hirap kasi yung subject kasi mo sir is more on numbers and I admit it to myself na I'm so slow when it comes to number kasi yung first year ako first sem may back subject ako which is math and buti na lang na ipasa ko yun dahil nag summer class ako. Siguro in what way na ipasa ko yung subject mo sir is that gagawin ko na lang yung best ko
sa abot ng makakaya ko para ipasa yung subject mo. Kasi as I've observed naman sa mga classmate ko, when it comes na, kunwari, magkakaroon ka ng exam in that day, sa nakikita ko sila kung magsa-study sila doon sa library, sobrang parang ang bigat sa mga mukha nila na, oh my God, may exam kami ni Sir RJ, oh my God, ganyan. Lalo na po kung magkakaroon ng recitation, ganun. Isa din sila, nahihirapan talaga sila. Siguro, I'm just so lucky na nag-ABM ako noong senior high school ako, kaya hindi ko na-take yung subject mo ngayon kasi na-take ko na siya nung senior high school pa ako. Oh, pero yung way kung maging professor kita, siguro yun ngayon sa nasabi ko sa una-una na gagawin ko na lang yung best ko sa lahat ng abot ng aking makakaya para ipasa ko yung subject na yun. Pero yung siguro yung grade ko sa'yo is siguro parang pasang awa, ganun. Kasi hirap talaga ako when it comes to number and I admit that to myself. Yun lang po, sir. So the next question is from Jose Orpiada. So question niya is, kung hindi Pilarito, ano name mo? Siguro kung hindi Pilarito, ang name ko ay Josa. Makita mo naman sa dito. Charles! Ayun, sana nasagot ko sa yung tanong mo. So next is from Sir Mengay Borromeo Cristobal. Teacher ko siya nung first STEM second year sa history, char, ganon. So, idol ko to pagdating sa mga pageant kasi finalist siya sa first batch na Miss Q&A sa Showtime. So, ayun, I'm so lucky na naging teacher ko yung isa sa finalist sa Miss Q&A. And his question is, bakit ang ganda po ninyo? Talaga ba? Talaga ba, sir? Maganda ako? So, thank you so much, sir, for appreciating my beauty. Siguro, maganda ako kasi guwapo yung papa ko. Tsaka yung maganda yung mama ko. Kaya ito yung naging resulta, isang magandang dilag. Charot! Hindi. Siguro, maganda ako sa sarili ko kasi lagi kong pinapresent, aray kong sinasabi sa sarili ko na maganda ako kahit anuman. Kahit anong sabihin nila, I'm beautiful inside and out. And you too, sir, maganda ka din kasi you're one of the professor in PUP San Juan na mabait sa lahat ng estudyante niya. So, keep safe lagi, sir, at saka keep safe at saka stay beautiful. Next is from Ara Jane T. Pinili. Yung question niya, classmate ko siya ng senior high school kami at saka luka-luka din tong babaeng to. Magaling pumunta, magaling sumaya. O, diba, Ara? So, yung question niya is, paano daw magkaroon ng jowa? May ganda ko talaga yung tinanong mo dito, ikaw ngayon nagkaroon ng senior high school pa tayo. Siguro may bibigay kong tip sa'yo is, maligo ka, magdasal ka, tapos magtiri ka ng kandila sa labas ng bahay mo. Everyday mo yung gagawin para magkaroon ka ng jowa. Sorry, Ara, hindi ko kasi hindi pa naman talaga ako nagkaroon ng jowa na yung jowa talaga na pangmatagalan. So, ayun lang yung tip at saka yung advice na may bibigay ko sa'yo. Charot-charot lang na tip yun, Ara. Ingat ka dyan lagi, Ara. I miss you and God bless. Next is from Ira Guevara, Miss Queen of Entrep. Sa batch na to, kaya lang hindi natuloy. So yung question niya is, bakit bagay kami ni Allen? Ha? Bagay? Akala ko ba hindi mo siya crush? Siguro, hindi kayo bagay kundi tao kayo, Ira. Tao kayo, hindi kayo bagay. So, ayun lang. Mag-ingat ka dyan palagi, ha. Take care, mwa. Next question is from Varen Payamonte. So, Miss HM representative sa search for Miss PUP sana ngayong year. So, yung question niya is, paano po ma-achieve ang ganyang body figure? May body figure. Paano ba? Yung pagkakaroon ng maliit na chan. Siguro wala naman akong ginawa. Normal lang po sa akin na magkaroon ng maliit na chan. Kasi wala po sa family member namin yung malalaki yung chan, malalaki yung matataba. So normal lang po sa akin. At saka wala po akong ginawang mga workout before. Kaya para lumait yung chan ko. Tsaka malakas din po akong kumain pero hindi talaga ako tumataba talaga. Siguro ngayon lang ako nagwo-workout kasi nga dahil sa quarantine na to tsaka boring activities nga dito sa bahay. Kaya nagwo-workout ako every 4 p.m. para din maalo yung sarili ko para may magawa ding iba dito sa bahay. Pero yung nung una wala talaga ako, yun lang. So ayun, Miss Varen Payamonte, wala sana nasagot ko yung
question mo and keep safe, keep slaying every time. Mwah. So the next question is from Diane Marie Tagumpay Villas. So yung question niya is, anong bansa ang mas bet mo and why? Anong bet ba? Bet na mapuntahan? Siguro, sumigaw. Siguro ano, kung bet, kung mapuntahan is ano, Thailand. Kasi alam mo yun, nandun lahat yung pampaganda, yung pampafresh. Pero yung sa bet na ano, siguro nasabi ko na yan sa'yo kasi one time nagkwentuhan tayo doon sa quarantine together with Ma'am Donna, Nanay Mel, Erwin, Harleen, at saka si Alisa ata yon, si JP. Nasabi ko na yan sa'yo. Number one is yung ano, Turkey, at saka number two is ano, Germany. Ayan, alam mo na yon kung bakit, diba? Nasabi ko na yan sa'yo. So sana nasagot ko yung tanong mo, Miss Diane. At yon yung sagot ko sa tanong mo. So thank you so much for asking. Next is from JP Villela. So classmate ko to at saka close kami nito super. Siya yung lagi kong nakakasama at saka sa kami ni Tato na Erwin. So ayun, yung question niya. Marami siyang questions sa akin pero I've choose only top 3 of his questions. Question. At saka yung unang question niya is, have you ever meet someone famous? Oo, meron na yung si ano, Michelle Fox, one of my favorite vlogger. Na-meet ko siya sa Cubao, somewhere in Cubao. Yung meet and greet niya noon. At saka yung day na yon is nagalit sa akin yung ate ko kasi akala niya siguro umabsent ako sa klase ko para lang pagpuntahan dun sa event ni Miss Michelle Fox. Pero sa totoo lang, ano, wala talaga kami pasok nun kasi first week yun ng ano, second sem of second year. Tapos yung professor namin is, sabi niya hindi daw kami imi-meet. So itong sa Erwin, sinabi niya sa akin na oh, may meet and greet daw si ano, may meet and greet daw si Michelle Fox. So ayun, saktong wala kami pasok. So pumunta kami doon. At saka, oo, na, kaya yun, na-meet ko si ano, na-meet ko si Michelle Fox. Ang ganda niya, napaka-kinis. At saka si ano, Benedict Kuwa sa ano, somewhere in Timog. So napaka ano din, napaka ang gwapo, tapos ang bait din kasi sabi namin pwede ba magpa-picture. Ayun, sabi niya sure, ganun, tapos inakbayan pa kami dun sa picture namin. So ayun yung na-meet ko na famous, individual famous na na-meet ko. At saka next question is ano, if you could change one thing that happened, what would it be and why? So I believe if I have a chance to change one thing that happened nowadays, so sorry to tell you the truth, it would be the outbreak of coronavirus. Kasi maraming taong nahirapan, lalong-lalo na sa mga Pilipino, 'di ba? Maraming mga ano, maraming mga dapat sanang gagawin na natigil kasi nga dahil sa virus. Maraming mga namatay, maraming nawalan ng buhay, maraming nawalan ng trabaho dahil sa virus na to. At saka napakasakit lang kasi ano, hindi lang tayo yung nahihirapan kundi ibang bansa din nahihirapan. So yun yung one thing na I wanna change sana na hindi sana nangyari kasi nga dahil sa maraming naapektuhan na buhay ng mga normal na tao. Tsaka hindi lang yung normal na tao kundi yung mga may kapangyarihan din na tao. Yun. So ayun yung one thing na gusto ko sanang hindi mangyari sa panahon ngayon. And ano, the next is, what is your opinion on reality TV show? So I believe my opinion are the all our opinions are correct, and in my opinion in reality TV show is it's all real, not fake but real. Yan. Sindi siguro opinion ko lang is ano, maganda at tsaka pwede kang makakuha ng ano, mga important lesson na you can also apply into your real life and into your real life situation. So ayun yung top 3 na pili ko sa question ni JP, at sana JP nasagot ko. Ingat ka dyan palagi, Babs. Miss you. So up next is from Ella Joy Flores. Classmate ko siya ng senior high school pa kami at saka ka-squad ko to. Yung isa to sa lagi ko nakakasama, ka-close namin, ka-kamsawi squad ko to. So yung question niya is galing sa Messenger, nag-reply siya sa ano, sa My Day ko sa Messenger. So yung question niya is, nami-miss mo na ba kami?
I super miss you guys. I super miss my Kamsawi family. Kasi alam mo yun yung mga happiness na happiness moment natin na pinagsamahan, yung mga malulungkot na mga moment na pinagsamahan natin. Ayun, nami-miss ko yun. At saka yung kahit may problema yung isa, dinadamayan natin, binibigyan natin ng advice kahit na super toxic na minsan yung relationship nila. Ayun, sa sinasabi na okay, hindi na ako babalik, pero ganyan, bumabalik pa din. Pero love pa din natin naman yun. Super miss ko na talaga kayo. At saka, sayang nga lang yung umuwi ako dyan. Super hindi natin nasulit yung time na ano, kasi nagka-band lang tayo nung birthday ni Chris. At saka yun lang yung first and last na banding natin nung umuwi ako. So, sana magka-band pa tayo sa susunod na kung makauwi pa ako dyan. At saka, ingat kayo palagi dyan. Keep safe, wag laging maglalabas-labas ng bahay kasi nga sa situation natin ngayon. Ingat kayo, keep safe and keep healthy. I love you so much all. So next is from Daniel Monter. Si Monter. So yung tanong niya is, ano po yung full name mo? Oh my God, dati mo pa talaga itong tinatanong sa akin kasi sabi mo, nag-chat naman tayo dati, tapos sinanong mo ako kung ang tagal natin nag-chat pero hindi mo alam yung full name ko. Pero this time, I will answer that. So, ang full name ko is Pilarito Nacion Calatcat. So, yun yung full name ko. Yun yung binigay ng mother ko na name sa akin. So, ngayong alam mo na, Dan. Yan. So, next question is from Josue Aguilar. Josue Aguilar and Erwin Estacio. Charles. So, question niya is, magkano ka dumating? Magkano ako dumating? You know what? I'm priceless. Every individual are priceless. Walang makakatumbas na halaga kahit magkano man yan, kahit ano man yan. Basta, always, to yourself that you are priceless. So, ayun, Josue, thank you so much for asking. Ingat ka palagi dyan. I miss you. And band soon. Take care. Mwah. So, next is from... Excuse me. John Maverick Sevilla Lim. Saan ka po pinaglihi? Siguro pinaglihi ako sa ano? Sa ganda. Charles! Hindi ko alam kasi maaga kasing namatay yung mama ko way back in the year of 2004. Yun yung year na namatay yung mother ko. So ayun, hindi ko natanong or hindi ko man alam. Hindi na alam ng lola ko kung saan ako pinaglihi ni mama. So sorry kung hindi ko masagutan yung question mo para sa akin. Kasi nga yun, hindi na walang nakakaalam kung saan ako pinaglihi. Wala talaga. So sorry, John Maverick Sevilla Lim, kung hindi ko masagot yung question mo. So thank you. Again, thank you pa rin for raising a question sa vlog ko. Thank you. So the next question and the last question is from Erwin Estacia and nag-ask siya sa akin sa Instagram. So yung question niya is, anong inspiration mo sa pagpasok sa vlogging career? Inspiration ko is siguro yung mga taong... Yung family ko, yung friends, mga tao nagtitiwala sa akin, yung mga tao nagsusuporta sa akin, and I just wanna share good vibes and happiness. So, yun siguro yung naging inspiration ko sa pagpasok sa vlogging career. Hopefully, magtuloy-tuloy pa ito. So, yun box yung sagot ko sa question mo. So, thank you so much for asking. Keep safe ka lagi and I miss you. See you soon. So that ends for my first vlog. If nagustuhan niyo 'tong mga palangga, please don't forget to like, share, and subscribe. And please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-release ko. And also, please follow me to my social media accounts. Once again, this is Pilar Nacion Calatcat na nagsasabing, don't let challenges stop you to take your best future. See you in my next vlog. Bye-bye mga palangga. Keep safe, God bless, and I love you all!